Hello po mga kamalikmata. Bago po natin simulan ng mga kwento, shoutout ko lang po muna ang aking mga kamalikmata members. Shoutout po kay Madam Liza de Galicia. Shoutout kay NCM. Shoutout kay Freaky Dolls. Shoutout din kay Madam Eriza Miguel. Shoutout din po kay Michelle Cedron. Shoutout din kay Madam Dimples Yumi. Shoutout din po kay Madam Maricar M. Shoutout din po kay Madam Del Rey Reed. Shoutout din kay Madam Lena. Shoutout din po kay Madam Joan Ueda. And shoutout kay Pops Dance Densyo. Maraming maraming salamat po sa solid na suporta sa aking channel. Ayun lang po, sa mga gusto po ng shoutout, comment lang po kayo dun sa iko-comment ko sa baba. Unang 10 comment po ang isasama natin sa susunod na shoutout. So ayun lang po. Simulan na po natin ang mga kwento. Hi po Sir Van. Ako nga po pala si Mikay. Isang sales lady sa mall dito sa Manila. Avid listener niyo po ako. Madalas akong tumatambay sa channel mong Malikmata. Kaya naisipan ko rin magbahagi ng sarili kong istorya. Bago lang ako noon sa inuupahan kong maliit na kwarto, malapit sa release ng trend sa Blooming Treat. Actually, tatlo kaming nagsishare doon sa maliit na kwarto. Maliit lang naman kasi ang sahod ko bilang sales lady. Kaya para makatipid, ay naghanap ako ng roommate. Sakto namang naghahanap ng malilipatan yung isa kong kasama doon sa work ko at yung sales lady sa kabilang stall. Nung araw na yon, ay ako lang ang naiwan sa room namin. Umuwi kasi sa probinsya niya yung kasama ko sa work at yung isa naman ay nag-overnight sa boyfriend niya. Wala naman problema sa akin. Okay nga yun kasi masasolo ko yung kwarto. Makakatulog ako ng maayos. Bukod kasi sa late nang natutulog yung dalawa kong roommate ay mainit pa dahil nga maliit lang yung room. Masikip dahil na rin sa mga gamit namin. Nung gabing yun ay maaga akong nagpahinga. Gusto ko kasi talagang sulitin yung time na solo ko yung kwarto. Kaya alas 6 pa lang ay tulog na ako. Bandang alas 8, nung nagising ako, dahil sa ingay ng pagdaan ng tren, dahil din sa bilis ng takbo, ay nayanig yung bahay na normal naman na dahil sa araw-araw na pagdaan ng tren. Kaya sanay na rin ako. Saka naiihi din ako. Kaya mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto. Paglabas ko, ay nasalubong ko ang dalawa pang borders doon sa dalawang palapag na lumang bahay. Bale kasi may 6 na kwartong hinati-hati sa second floor para gawing paupahan. Tapos yung may-ari naman ay sa ibaba nakatira. Pagkaakyat ng hagdanan, ay unang makikita yung pinto ng maliit na common bathroom na nakaharap sa release ng tren na nasa likod banda ng bahay. Kaagad akong pumasok sa loob ng banyo para umihi. Naghilamos na rin ako pagkatapos dahil nakalimutan kong gawin bago ako matulog. Ni hindi ko na nga nagawang magbihis ng pambahay dahil pagdating ko galing sa trabaho ay humiga kaagad ako. Ugali ko nang dalhin ang tuwalya ng toiletries ko kapag pumupunta ako sa banyo dahil minsan ay bigla ko na lang ding naiisipang maligo after magbanyo. Sa loob ng banyo ay may maliit na bintana kung saan tanawang riles, pati na rin ang dikit-dikit na mga kabahayan, which is normal na lang ding tanawin sa bahaging yun ng Blooming Treat. Minsan nga ay napapraning ako, gawa kasi sa light materials ang lahat ng mga bahay doon, kaya kapag nagkasunog ay siguradong damay lahat. Tapos na akong maghilamos at nagpunas na lang ng mukha gamit yung tuwalya ko, nung hindi sinasadyang napasulyap ako sa labas ng bintana. Nakabukas kasi siya ng bahagya, kaya kahit paano eh nakikita ko yung nasa labas. Nagtaka kasi ako kung bakit may naririnig akong tunog ng papalapit na tren. Ang tanda ko kasi ay dumaan na ang huling biyahe. Para makasiguro, ay tiningnan ko ang oras sa suot kong relo. Alos mag-alas 9 na, kaya bakit may tren pa? So ang ginawa ko ay binuksan kong mabuti yung bintana para mas makita ko ng maayos. Saktong pagbukas ko
ay natatanaw ko na ang ilaw ng paparating na tren. Pero mas higit na kumuha sa atensyon ko ay yung babaeng patawid sa riles. Feeling ko nun ay umakyat lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa nerbiyos. Halos ilang metro na lang kasi ang layo ng tren dun sa babae. Napasigaw ako at napahawak sa gilid ng bintana nang salpukin ng rumaragas ang tren ng babae. Diyos ko, nanlaki yata ang ulo ko dahil sa kaba at takot. Sigaw pa rin ako ng sigaw habang nakasilip sa bintana. Ang sabi ko ay nasagasaan yung babae. Umaasa kasi ako na maririnig ng mga tambay na nasa ibaba lang ng bahay, pati ng mga taong naglalakad. Alas 9 lang halos ng gabi, kaya marami pang tao sa labas. Lumagpas yung tren, pero parang walang nangyari. Parang walang nakitang nasagasaan yung mga tao sa ibaba, kaya nagtaka ako. Normal pa rin kasi ang kilos nila. Nagtaka ako syempre. Tapos nung tingnan ko yung part na tinawiran ng babae, wala akong natanaw na bangkay. Maliwanag doon dahil malapit lang sa poste ng guard na nasa gilid ng riles. Mas lalo akong nagtaka. Saan napunta yung bangkay ng babae? Bakit walang markaman lang na may nasagasaan? At yung mga tao, wala ba silang nakita? Narinig kong may kumakatok sa pinto ng banyo. Kaya dinampot ko ang lalagyan ko ng mga toiletries, saka ko binuksan. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita ko yung babaeng nakatira malapit sa banyo. I mean, katabi ng laundry area yung kwarto na inuupahan niya at ng isa pa niyang kapatid. Palabas na sana ako nung magtanong siya kung bakit ako sumisigaw. Kako, may babaeng nasagasaan ng tren ngayon lang. Tinawanan niya ako. Ang sabi niya ay nagbibiru daw ba ako. Kanina pa raw dumaan ang last trip ng tren, kaya imposible daw ang sinasabi ko. Gusto pa yatang palabasin na nagsisinungaling ako, kaya ikinuwento ko sa kanya ang nakita ko habang nasa loob ako ng banyo. At yun kako ang dahilan ng pagsigaw ko. Tinawanan ulit niya ako. Ang sabi niya ay wala naman daw dumaang tren na bago lang. At wala rin daw nasagasaan. Baka raw yung sinasabi ko ay yung babaeng nagpasagasa sa tren last year. Ang akala ko ay tinatakot lang niya ako, kaya ako naman ang tumawa. Pero narinig pala nung isang umuupa din doon ang usapan namin. Nandun kasi siya sa laundry area at nagsasampay. Ang sabi niya ay totoo raw na may nagpasagasa sa tren at may kwentuhang nagpapakita ang babae minsan. Baka daw yun ang nakita ko. Dahil sa takot ay hindi na ako nakatulog pagbalik ko sa kwarto. Yung balak kong sulitin yung oras na solo ko ang kwarto para makapagpahinga ay hindi ko nagawa dahil nauwi ang plano ko sa panonood ng K-drama. Paraan ko yun para maalis sa isip ko yung nakita ko. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Salamat. Hello po, Sir Van. Ako po si Isay at kaya po ako nagpadala ng sulat sa inyo dahil gusto ko rin sanang i-share yung naging karanasan ko nung minsang nalate ako ng uwi dahil nag-overtime ako sa trabaho. Matagal na nga po pala ninyo akong tagapakinig. Kudos po sa inyo at sa channel mong Malikmata. Nung araw na yon ay biglaan ang overtime ko sa pinapasukan kong inn bilang isang information desk officer. Hanggang alas 3 lang dapat ng hapon ang duty ko. Pero dahil sinamaan ng tiyan ng kapalitan ko, ay napilitan ako mag-OT. Wala sana akong balak na mag-overtime noon. Pero wala rin akong choice dahil apat lang naman kami nagsasalitan, dalawa kada shift. Hindi pwedeng mag-overtime yung isa nakasabayan ko sa shift dahil kailangan niyang makauwi sa bahay nila bago mag-alas 4. May baby kasi siya. At yung kapatid lang niya ang nagbabantay na pumapasok naman sa gabi sa trabaho. Moving forward sa kwento ko. Bago mag alas 11, ay nakapag-ayos na ako ng mga gamit ko. 11 kasi ang out ko dahil hindi ako pumayag na mag-straight ng overtime hanggang alas 6 ng umaga. Kailangan kong makauwi dahil walang kasama si mama sa bahay namin. 11:10 ay palabas na ako ng inn na pinapasukan ko.
Paglabas ng hindi kalawakang parking lot ay highway na at sakto ding may mga jeep na dumadaan doon na ang biyahe ay dadaan sa lugar namin. Hindi na gaanong matawang paligid pero marami pa rin mga sasakyan lalo na mga jeep na bumabiyahe kaya hindi rin ako nagtagal sa paghihintay dahil agad naman akong nakasakay. Hindi na masyadong matrapik kapag ganoong oras kaya halos 20 minutes lang ay nandun na rin ako sa amin. Bumaba ako ng jeep sa mismong sakay ng tricycle na bumabiyahe papasok sa lugar namin. Pero dahil late na, ay wala nang nakapila. Iyon ang isa sa mahirap sa lugar namin. Mahirap nang makasakay ng tricycle kapag lagpas alas 10 na ng gabi dahil wala na halos bumabiyahe. Bale, naghintay na lang ako dahil minsan ay mayroon namang naliligaw doon. Sa tapat ng sakay ng tricycle ay ang rilis ng tren na biyaheng Bicol. Sa tabi naman ng rilis ay maraming mga dikit-dikit na bahay. Kaya hindi ako nag-aalala na mag-isa lang ako roon. Saka sanay na rin ako sa lugar dahil halos 4 na taon na rin naman kami ni Mama na nakatira doon. Lumipas ang 1 minuto na nakaupo lang ako sa waiting shed at naghihintay ng tricycle. Pero wala pa rin dumadaan. Inisip ko na kapag hindi pa rin ako nakasakay after 10 minutes ay maglalakad na lang ako. Kahit may kalayuan din ang lalakarin ko papasok. Siguro ay 15 minutes walk din. Para malibang, ay binuksan ko na lang ang cellphone ko at nagbasa-basa sa aking social media account. Nasa ganun akong sitwasyon nung nakaramdam ako na parang may nakamasid sa akin. Kaya napatingin ako sa paligid. May mga tao pang naglalakad kaya hindi ako kinabahan. Pero nung pagtingin ko sa rilis ng tren ay nagulat ako. Akala ko ay pinaglalaroan lang ako ng imagination ko noon. Kaya ilang ulit ko pang kinusot-kusot ang mga mata ko para makasigurado. Sa hindi kasi kalayuan ay may nakita akong babaeng umiiyak habang nakaupo sa gitna ng rilis ng tren. Hindi ako sure kung umiiyak nga siya noon. Pero dahil nakayuko siya, ay inassume ko na lang na umiiyak siya. Mahaba ang buhok niyang tumatakip sa mukha niya, kaya hindi ko makita. Out of curiosity, ay tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Gusto ko kasi sanang yayain para doon na lang siya umupo sa waiting shed. Nung nandun ako sa tabi ng babae, ay kinalabit ko siya. Sabi ko pa sa kanya ay delikado doon. Wala naman ng biyahe ang tren ng ganong oras, pero maigi pa rin sigurado. Minsan kasi ay nagkakaroon ng aberya sa tren, kaya nadidelay ang biyahe. 2 times ko siyang kinalabit dahil hindi niya ako pinansin nung una. Pero nagulat ako, nung tumingin siya sa akin ay basag ang mukha niya at puno ng dugo. Tapos pagtingin ko sa bandang dibdib niya, ay napansin ko na parang may bakas siya ng saksak doon. Natakot ako syempre, pero nanaig sa akin yung kagustuhan kong madala ang babae sa ospital. Tapos sabi niya sa akin ay tulungan ko raw siya. Pero hindi pa man ako nakakasagot, ay bigla siyang nawala sa harapan ko. Nanginig ako dahil sa takot, kaya napatakbo ako pabalik sa waiting shed. Sakto namang dumaan yung kapitbahay namin nagta-tricycle, kaya sumakay agad ako. Habang nasa loob ng tricycle, ay nanginginig pa rin ang buo kong katawan. Hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. At pagdating ko sa bahay ay hindi ako dumiretso sa kwarto ko. Doon ako natulog sa kwarto ni Mama. Bawat pikit ko ay nakikita ko yung basag na mukha ng babae at ang duguan niyang katawan, pati ang nagmamakaawa niyang boses. At dahil doon ay hindi na talaga ako nag-overtime ulit. Natatakot kasi ako na baka makita ko ulit yung babae. Iyon lang po Sir Van. Marami pong salamat. Isang mapagpalang araw po para sa iyo at sa 1,000 mong subscriber Sir Van. Bago ko po ibahagi ang aking karanasan, ay gusto ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Fe, taga Laguna po ako. Nung araw po na mangyari itong kwento ko, ay birthday po ng kaibigan kong si Aisa. 18th birthday niya to be exact, kaya medyo nagkaroon ng simpleng program. 18 candles, 18 roses,
18 dance, ganyan. May sayawan at inuman din pagkatapos, kaya hindi pa muna ako umuwi sa amin. Sa kabilang barangay pa kasi ang amin. Ang bala ko noon ay doon na lang makikitulog sa bahay ni na Aisa kapag napasabak sa inuman kasamang iba naming kaibigan at kaklase nung high school. Alas 9 na ng gabi at nagkakantahan na kami habang umiinom ng alak. Medyo lasing na rin kami noon kaya tumawag na ako kay mama na hindi na muna ako uuwi. Makikitulog na lang kakuha ko kina Aisa. Pumayag naman si mama dahil may tiwala naman siya sa akin na hindi ako gagawa ng kalokohan. So 9:45, ay tinapos na namin ang kantahan. Dahil bawal na pagpatak ng alas 10, SK chairman sa barangay nila si Aisa, kaya isa siyang ulirang kabataan. Nag-inuman na lang kami at naglaro ng truth or dare. Unang nag-dare ay yung ex ni Aisa at ang pinagawa namin sa kanya ay pinaluhod namin siya sa harapan ni Aisa habang nagsusorry. Pero iba ang sinabi niya. Instead na magsorry, ay tinanong niya si Aisa kung may chance daw ba siya if manliligaw siya ulit. Nakailang ikot na yung bote ng Alfonso hanggang sa tumapat yun sa akin. Dare ang pinili ko dahil wala akong balak na magkalat. Lasing na ako nun at matabi lang dila ako kapag nakainom, kaya iniiwasan ko talaga. Ang sabi nila sa akin ay punta daw ako sa tabi ng riles na nasa labas lang halos ng bahay ni na Aisa. Kung matapang daw ako ay hamunin ko raw yung napapabalitang multo na nagpapakita raw doon. Hindi ako naniniwala sa ganon dahil para sa akin ay kalokohan lang yon. Walang multo dahil pag namatay ang tao ay diretso na sa kung saan man nararapat ang kaluluwa niya. Well, yun naman ay paniniwala ko lang. So dahil nga alam ng mga kaibigan at kaklase namin na hindi ako naniniwala sa ligaw na kaluluwa, ay binigyan nila ako ng dare. Yun nga, punta daw ako sa gilid ng riles at hamunin ko raw yung multo na magpakita sa akin. At bilang hindi naniniwala sa multo, ay kinasahan ko ang hamon. Hilong-hilo na ako noon dahil sa dami ng nainom. Umiekis na nga mga pa ako kapag naglalakad, pero pinilit ko pa rin makarating sa gilid ng riles. May mga tao pa noon sa labas, pero wala nang biyahayang tren, kaya panatag naman kami na safe. Sumunod sa akin ang mga kaibigan at kaklase ko para makasigurong gagawin ko nga yung dare. Wala naman akong pakialam sa kanila. Ang importante sa akin noon ay magawa ko yung dare. Naiihi kasi ako, pero gusto ko munang gawin yung dare bago sana magbanyo. Nung nandun ako sa gilid ng riles, ay kumaway-kaway pa ako sa paligid, saka ako sumigaw. Kako, kung totoo nga na may multo, ay magpakita siya sa akin. Ilang saglit din akong nakatayo lang doon sa gilid ng riles, pero wala akong nakitang multo o kaya ay naramdaman, kaya tumawa ako. Kako ay wala talagang multo. Tapos noon ay humarap na ako sa mga kaibigan ko. Pero pagtingin ko sa tabi ng isa naming kaklasing babae, ay may nakita akong batang lalaki sa tabi niya. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko naman sana papansinin kasi naisip ko na baka anak ng kapitbahay ni na Aisa. Pero nung bigla siyang nawala at nung lumitaw ulit, ay nandun na siya sa mismong harapan ko. As in, talagang nanlaki yata ang ulo ko noon at nawala din bigla ang kalasingan ko. At dahil nga lasing, ay natumba ako. Bumagsak ako sa sementadong kalsada at nakatunga nga dun sa batang lalaki. Nakita ng mga kaklase ko yung nangyari, kaya lumapit sila sa akin. Tinanong nila ako kung ano raw ang nangyari at kung ayos lang daw ba ako, na sobrahan na daw yata ako ng inom. Hindi ko pinansin ang mga sinabi nila dahil ang una ko kaagad na naging tanong ay kung nakita ba nila yung batang lalaki sa tabi ng kaklase namin. Sabi nila ay wala naman daw bata, pero ipinilit kong meron. Lumapit pa nga sa akin, sabi ko sa kanila. Wala raw talaga silang nakitang bata, basta nakita na lang daw nila akong natumba. Hindi na lang ako sumagot, Sir Van, pero kahit kasi lasing ako, ay alam ko kung ano ang nakita ko. Pagbalik namin sa loob ng bahay ni na Aisa, ay tinanong niya ako kung anong bata daw ba ang sinasabi ko. So sinabi ko sa kanila na
May nakita akong bata sa tabi ng kaklase namin. Tapos biglang nawala. At nung nakita ko uli, ay nandun na sa harapan ko. Natakot ang mga kaklase ko. At sinabihan din kami ng mama ni Aisa na itigil na raw namin ang laro namin. Huwag daw namin gawing biro ang mga ganong bagay. Dahil baka daw ikapahamak namin. At dahil lahat kami ay natakot, hindi na kami natulog. Nag-movie marathon na lang kami hanggang sumikat ang araw. Iyon lang po, Sir Van. More power po sa Malikmata. More stories and subscribers po sana sa channel ninyo. Thank you sa pagbabasa.